Ayun na nga mga Kadomski TV, sinamahan ko ng aking ina upang punta ng aming bukirin dahil ngayon na naman ako makakapunta doon. Sakto naman wala kaming pasok kasi Linggo at malapit na rin kami mag-closing kaya gusto ko naman makatulong sa kanila. Good nga dito kaya din ako nag-vlog ay gusto kong ipakita sa inyo ang aming buhay sa probinsya at sana sa pamamagitan ng aking pag-vlog ay ma-inspire ko kayo. So habang naglalakad nga kami ni Mama ay malapit na kami sa aming paroroonan, buti na lang hindi pa gaanong mainit. So yun na nga guys, nakarating na kami sa aming munting tahanan. Kwento ko lang guys, dito ako noon nakatira nung bata pa ako. Naalala ko pa nga itong isang bahay na ito. Dito pa dati ang aming tirahan, ngunit di na daw pwede dahil nasisira na ito, sabi ni Mama. At ito na nga yung ginawa nilang bago. Tara guys, tingnan ninyo. Pagpasok mo pa lang guys, makikita mo na ang aming higaan. Naalala ko pa nga nung natutulog ako dito, walang kudson, ang meron lang ay ang banig. Kinaumagahan, sasakit na ang iyong likod. At mapunta naman tayo sa side na ito guys, ang aming lamesa, lagayan ng mga pinggan, baso, tubig, at iba pa. Pasensya nyo na guys dahil magulo, hindi pa kasi nakaligpit si Mama. Yun na nga, may nakasabit pang radyo, kaya binuksan ko ito. Alala ko pa nga, nung bata pa ako, nakikinig ako ng mga drama, mga balita nung wala pa kaming TV at cellphone. Dito naman sa side na ito ang aming lutuan pag naulan, pero doon na lang ako sa labas magluluto mamaya kasi mainit dito sa loob. So yun na nga mga kadomski, ito na nga yung binili namin sa palengke ni Mama, tsak na makapasarap sila ng kain pag ako na yung nagluto. Charot! Dito nga may naisama pala kami na tilapa sa aming paglalayag kaya sabi ko naman pulutan na lang mamaya ng mga nagkukuliglig. Yun na nga, binigay na sa akin ang pamangkin ko ang kutsara upang malinisan ang bangus kaya kinuskus ko ng kinuskus hanggang sa giniyak ko na nga ito isa-isa para magkasya sa amin para walang lamangan pagkakain na kami. Charot! Yun na nga, tinanggal ko na rin yung apdo at gasa na itong bangus. Pagkatapos nga nilinisan ko ng maigi para di malansa at tinanggal ko na rin yung palikpik. Pagkatapos nga yan, nagbiyak na ako ng kahoy. Sakto naman naubos na yung stock na panggatong, sabi ni Mama. At yun na nga, binigay na sa akin ang pamangkin ko ang lighter upang masindihan na. Pagkatapos nga magsindi, nanghiwan na ako ng sibuyas at luya dahil ito ang nagpapasarap sa lulutuin naming sinigang. At nilagay ko na ngayon mga sangkap na luya, sibuyas sa pinakaloob. Sabay ko naman yung bangus sa ibabaw para masimot ang lasa. Naglagay na rin ako ng magic syrup at tubig para sa sabaw nito upang sa ganon ay mas malasa. Sinunod ko na nga rin yung asin at hinalo-halo ko na. Pagkatapos nga yan, may isasahin ko na. May nakalimutan pa pala ako yung maglagay ng konting mantika dahil sabi kasi ng aking mama ay mas malinamnam ang sabaw ng bangus. Pero optional naman guys kung lalagyan ninyo. So yun guys, pagpasensya na ninyo ang aming sinigang na bangus na walang okra, sitaw. Okay lang yan guys, kami naman yung kakain. Charot! So yun na nga guys, nilagay ko na yung sinigang mix. So yun na nga, after 25 minutes mahigit, luto na ang ating sinigang na bangus. Kaya tinikman na nga ni Mama, pero nakita mo naman ang kanyang reaksyon. Mukhang di masarap. Tinikman ko nga rin ito. Oo nga, di masarap talaga. Charot! Yun na nga, natapos din ang aking pagluluto. Katapos ko nga magluto, nagpunta na ako sa aming sakahan upang sabihin sa aking kapatid na kakain na. Ngunit sa aking nadatnan, hindi pa pala tapos. Kaya naisip ko na rin na tulungan siya magkuliglig pero may pangamba ako na ngayon na naman ako makakahawak nito. Naaalala ko pa nga noon, nakakangari magkuliglig. Pagkatapos nga yan, kinaumagahan ay sasakit na nga yung katawan mo lalo na pag di kasanay. At ito na nga di inaasang pangyayari, bigla ko na lang dinakontrol ang kuliglig dahil sa ngalay binitawan ko na lang ito. Pagkatapos nga yan, sinundan ko muna ang aking kapatid kung anong dapat gawin. Kaya di ako nagpatigil, sinubukan ko ulit. Habang tumatagal, masasanay rin ako. Kaya mapapaisip ka na lang sa ganitong trabaho, maghapon, kalaban mo pa yung tirik ng araw. Kaya saludo ako sa mga promise natin, mabuhay po kayo. So yun na guys, natapos din kami. Sinabi ko na nga rin sa kapatid ko, nakakain na dahil nakaluto na ako. Ramdam ko nga yung pagod nila sa mga ganitong trabaho, buti na lang kahit papaano nakaluto na nga ako upang mapawi yung pagod nila. Na nga guys, kumain na tayo, mukhang mapapasarap ako sa kain nito dahil pagod rin ako. Yun na guys, unang kagat. Nako, napakasarap. Yan mo nga naman yung kapatid ko, akala ko kakain na, magiinom pala. Katapos nga namin kumain, sobrang busog ko, dito binijonan pa ako ng aking pamangkin. Ito nga, natatawa kami kasi sobrang kulit itong pamangkin ko.
Yan na nga, binidyohan pa si mama. So yun na nga guys, dito na nagtatapos itong video na to. Thanks sa panonood. Bye bye.